Now, as to the question of dynasty, yes, we're dynasty in terms of helping people in the media first. Walang joke. Hanep, diyan kayo talaga kilala. Sa helping people. Ang tanong, hindi rin ba nakakatulong sa inyo ang mga taong nagagamit nyo for the views? Hanep! Broke the record. We were the first brothers, the Tulfo brothers, the four of us. I'm sorry, modesty aside, we lorded over helping people. And sabay-sabay, kaming magkakapatid. And you know us, T3. So, is that dynasty? No, it's not. We don't have any district. Meron pa kayong walang dynasty. Ibe-break nyo ang record na tatlong Tulfo ang nasa Senado. At kailanman, hindi ito naging dynasty. Damn! Naalala ko pa, nung isa man sa inyo ay wala pa sa mundo ng politika, ang sinasabi nyo, pangit ang dinastiya. Yung bang papalitan na lang yung anak mo, nagkakasabay-sabay pa kayong magkakapatid, magkakamag-anak, diyan sa politika. Diyan kayo galit na galit. At diyan nyo napaniwala ang ibang mga Pilipino. Wala rin kaming pakialam sa dinastiya. Kung sa dynasting ito, ay may nagagawa ang mga politiko o ang nakaupo. Grabe, mahabaging langit. Pero ninyo, magtatatlo kayo sa Senado. Yan ang inyong plano. Baka nakakalimutan po ng mga Pilipino na yung isang nakaupo, ang asawa niya, ang dalawa niyang anak, nasa Kongreso. Hindi nga naman talaga ito dynasty. Ito ay destiny para sa kanila. Grabe naman. Alam namin, pagdating sa inyong mga program, sa mga television program, matatapang kayo. Pero ang pinagtataka lang namin, bakit ngayon, sa dami ng kabulukan na nangyayaring pagpapahirap sa ating bayan, nawalan yata ng matatapang na dila, malalakas na boses na umaalingaungaw, ang Tulfo. Nasaan na kayo? Ano ang aasahan namin kung dadagdag pa ang isa sa inyo? Kaya mga old school, naniniwala pa rin ba kayo na nandyan sila para sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Ingat!